So yung mga tol, magandang hapon sa inyo lahat. At nandito tayo ngayon sa Viajero Motor Sales Incorporated. Siyempre dito lang located sa Latnoy Subdivision National Highway, Barangay Kalumpang, General Santos City. So eto mga tol, ngayong araw na to ang ating i-feature sa video na to. Walang iba kundi ang Suzuki Gixxer 155. So tara, alamin natin ang specs at presyo ng motor na to. Let's go! Hey mga tol, nasa harapan ninyo itong Suzuki Gixxer 155. Ang color variant na ito mga tol, pearl, blaze, orange. So yan po ang kanyang color variation. So meron pa po yung color black and then yung triton blue. Pakita ko lang sa inyo kapag kayo ay nag-avail either cash or installment para dito sa ating Gixxer 155, eh magkakaroon po kayo ng free helmet na full face. Dual visor po yan mga tol. At ang brand nito Leb3. So yan, napakaganda. Kung bibili mo sa market to, nasa around 2,000 plus pesos. So yan po ang ating free helmet para dito. So yan mga tol, ang ating napakagwapo at napakabruskong naked bike ng Suzuki. Walang iba kundi ang Gixxer 155. Wala po siyang ABS, pero ang kagandahan dito ay naka dual disc brake na po siya sa harapan at maging sa kanyang likuran. So iisa-isahin natin mga tol. Punta natin ang kanyang engine displacement. Meron siyang 154.9 cubic centimeters. Meron siyang 4-stroke, single cylinder, single overhead cam. Meron siyang 2 bulbs. At ito ay naka-fuel injected na. So napakatipid niya ang pagdating sa kanyang fuel consumption. So yung punta naman natin ang compression ratio na ito. Meron siyang 9.8:1. At sa kanyang max power naman, meron siyang 13.9 horsepower at 8,000 RPM. At kaya niya sumipa ng 14.0 Newton meters or 6,000 RPM. So itong motor na ito mga tol, hindi rin magpapabitin at hindi rin magpapahuli pagdating sa kanyang arangkada at sa kanyang bilis. Para siyang big bike din kung first impression mo dito kapag nakita mo to sa daan. So yun, punta naman natin ang physical aspect na ito mga tol. No? Yung kanyang harapan dito tayo, at kung mapapansin nyo meron siyang tatlong layer dito. So either nasaan dito ang ating daytime running light. So nandiyan na rin yung ating low beam and then yung high beam. So yan, napakaganda at naka full assembly siya. And dito naman sa ating signal light mga tol, syempre naka-expose pa rin siya dito sa kanyang gilid. So ingat-ingat lang dito kapag ipapark natin sa mga matataong parking areas, no? Dahil ito ay prone sa bali kapag ito ay nasagi or natumba. So ito mga tol ay naka-bulb type, pero goods na goods pa rin yan at napakalakas pa rin yan, lalong-lalo na sa gabi. At dito naman sa ating headlight mga tol, syempre ito ay naka-fully LED. So talagang napakalakas niyan. At syempre napakatipid din sa kanyang baterya. Dito naman tayo sa kanyang front fender. Meron siyang glossy finish dito sa kanyang front fender, no? At ito ay merong may pagka-dolphin type yung kanyang front fender dito. Yung quality niya napakaganda, napakapal at flexible din siya. So hindi siya agad mababali kapag ito ay nabangga or natumba. At meron din siyang sticker ng Suzuki dito. So yun lang, napakasimple. So punta naman natin ang kanyang suspension. Ito ay merong napakatabang suspension at ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork pa rin. At dito sa kanyang braking system sa harapan, syempre meron siyang dual piston caliper na may Vibre ang brand. At yung kanyang plain disc, wala siyang ABS. At dito naman sa kanyang mags, meron siyang matte black na color at may combination siya ng decals na color red and black. So ayan mga tol. Dito naman tayo sa kanyang gulong. Syempre ito ay merong brand na MRF. So napakaganda ng quality niya, napakatibay din. At hindi siya dulasin, no? Hindi katulad ng ibang stock na gulong.
So punta naman natin ang sukat nitong ating gulong sa harapan. Meron siyang 100 by 80 by 17 inch at ito ay naka-tubeless. So yung proceed naman tayo dito sa kanyang instrument panel. So ito ay merong fully digital sa kanyang instrument panel. So hindi lang natin mabubuksan dahil hindi pa po siya activated. At ito mga tol, kung gusto mong i-adjust or mag-set ka ng trip, so meron siyang buttons dito ng select. And dito naman sa kabila yung adjust. Susian. So ito ay naka-traditional key pa rin yung gamit. Wala nga lang siyang shutter lock. So ingat na ingat lang pag sa ano, pag ipapark natin to sa mga walang gaanong tao. So dito naman sa kanyang handlebar, syempre ito ay merong naked handlebar at naka-upright position siya. So very relax ang inyong pagmaneho or ang pag-upo ninyo dito sa ating Suzuki Gixxer. So goods na goods yan, lalong-lalo na kapag kayo ay maglo-long rides. So dito naman sa kanyang buttons, so meron siyang passing light dito, yung color yellow. Passing light yan for emergency use at kung kayo ay biglang mag-overtake. So eto mga tol, meron din siyang high beam and low beam, left and right turn signal, switch, at yung kanyang busina. Dito naman sa kabila, meron siyang kill switch, activation, and yung kanyang on and off ng ating headlight. At syempre yung ating ignition starter. So yun mga tol, dito sa ating Suzuki Gixxer 155 na latest na version. So wala po siyang kickstarter. So ang good thing lang dito sa ating Suzuki Gixxer 155, meron siyang voltmeter dito para ma-monitor natin yung battery status or battery health para dito sa ating Suzuki Gixxer 155. Dito naman tayo sa kanyang side mga tol, no? At sa gilid ng ating tangke. So makikita nyo dito yung kanyang emblem na napakalaki, yung initial ng ating Suzuki. So yan, meron din siyang sticker dito ng fuel injection. At dito mga tol, makikita nyo yung kanyang curbs. Talaga namang nagbibigay ng pagkamacho dito sa motor na to. At dito naman sa ating side fairings, meron siyang combination ng silver, parang metallic siya, silver metallic. At yung decals niya, meron siyang silver metallic din, color gray, black, orange, and yun lang yung kanyang color combination. At talagang nagpa-complement naman talaga siya sa kabuuang disenyo ng motor na to. So dito naman sa kanyang fuel tank na talaga namang napakalaki din. So ito mga tol ay merong fuel tank capacity na 12 liters. So yan, malayong malayo na ang inyong mararating kapag naka full tank kayo dito dahil sa kanyang 12 liters fuel tank capacity. At syempre, hindi rin kayo mabubutasan ng bulsa dito dahil ang kanyang fuel consumption kinaklaim ng ating ng Suzuki naglalaro lang sa 45 kilometers per liter. Pero gaya ng sinabi ko sa mga previous na review natin sa mga motor, ang fuel consumption magdedepende pa rin sa throttle hobby ng rider na gagamit ng motor. Pupunta naman natin ang kanyang upuan mga tol. Siyempre ito ay merong split type na upuan para sa ating OBR at dito naman yung ating rider, no? At yung kanyang cushion naman napakaganda rin at napakakapal, so hindi mananakit ang inyong pitan dito. Lalong-lalo na sa ating OBR na napakakapal din. At yung kanyang seat cover, so hindi naman siya ganong kadulasan, no? At syempre hindi rin mawawala yung ating grab bar na meron siyang glossy na finish, color orange. At ang kagandahan dito, makapit siya mga tol, yung ating grab bar. Dito sa kanyang taillight mga tol, no? Kung mapapansin nyo yung kanyang taillight, napaka-neat lang. Maliit, napaka-simple, pero napaka-sporting tignan. So pareha siya ng mga big bikes na napakaliit lang ng taillight. At ito mga tol ay gumagamit ng fully LED. So napakatipid niyang pagdating sa kanyang battery consumption. Siyempre napakalakas din or napakatingka din. Visible na visible yan, lalong lalo na sa gabi. At dito kung mapapansin niyo sa kanyang rear fender, so meron siyang winglet dito. Siyempre nakadesign yan for better aerodynamics, para mas stable yung takbo nitong ating Suzuki Gixxer 155. At pagdating sa ating signal light dito sa likuran, syempre naka-expose din gaya ng sarapan. So doble ingat lang dito at para iwas bali. So ito mga tol ay naka-bulb type. Dito meron siyang plate light para mas visible yung ating plate number dito, lalong-lalo na sa gabi. And added visibility yung ating reflector dito sa likuran.
So sa kanyang suspension naman dito sa likuran, syempre ito ay naka monoshock by a swing arm. So ayan mga tol, napakatibay din na itong ating monoshock dito dahil kitang-kita mo naman napakapal ng ating spring. So goods to goods yan at magre-rely ka talaga sa quality na itong ating suspension dito sa likuran. At dito meron din siyang tire hugger. At dito rin sa bandang likuran. So ito mga tol, malaking tulong din yan para hindi matalsikan ng putik yung pinakaloob na itong ating Gixxer, no. Kanyang gulong naman sa likuran, syempre meron siyang MRF na brand quality. And yung sukat naman ng kanyang gulong sa likuran, meron siyang 140 by 60 by 17 inch. So ayan, napakalapad na ito. So pwedeng-pwede siya sa mga cornering. Naka-tubeless din niya mga tol. So goods na goods. Sa kanyang mugs, meron siyang matte black na finish. At yun nga, kagaya nung sa ating harapan, meron siyang decals dito na may color na pula. So ayan, dito naman sa muffler niya dito sa gilid mga tol, meron siyang heat guard dito na parang steel or stainless ba yung ating heat guard dito, no. Ang kagandahan lang dito medyo nasa ilalim siya banda. So talagang hindi mapapasok yung ating OBR dito kapag siya ay nakaangkas dito sa motor na to. At of course, syempre yung ating muffler tip, meron siyang plastic dito at meron siyang dual exhaust dito. So yan. Sa kanyang braking system naman, syempre meron siyang single piston caliper na may Vibray ang brand. At wala rin siyang ABS. Pero ayos na ayos pa rin to dahil naka-disc brake siya. So talagang malakas din ang braking power nito. Overall dimension netong ating Suzuki Gixxer 155. Unahin natin mga tol sa kanyang length, sa kanyang haba. Meron siyang 2,050 millimeters. At sa kanyang lapad naman, meron siyang 785 millimeters. At sa kanyang height, pagitan po yan ng gulong, sa ilalim ng gulong sa kanyang harapan papunta sa ating side mirror. So meron siyang taas na 1,030 millimeter. At sa kanyang wheelbase naman, pagitan po yan ng gulong sa likuran papunta sa kanyang harapan. So meron siyang haba na 1,330 millimeter. Sa ground clearance, meron siyang 160 millimeter. At sa kanyang seat height, meron siyang 780 millimeter. So ang kabuang timbang naman nito, ito ay merong kabigatan na 135 kilograms. So yun, sa mga nagtatanong naman na itong presyo ng Suzuki Gixxer 155 na pearl blaze orange ang color. So ito mga tol ay merong kabuang presyo na 102,500 pesos. At kung installment plan naman ang inyong plan sa motor na to, meron kayong minimum down payment na 15,000 pesos. At sa kanyang 3 years na term, meron kayong monthly amortization na 4,278 pesos. With rebate yan ng 200 pesos kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating naked bike na Suzuki Gixxer 155. So yung mga tol, meron siyang free helmet. Gaya ng sinabi ko kanina, yung ating Lev3 na full face at dual visor. So yan po ang ating free helmet, either cash or installment, free jersey, free LTO registration at free TPL insurance. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to. At bago ang lahat, gusto ko lang shoutout si Sir Cloud ng IT expert, syempre ng Viajero Motor Sales. At sila po ang dahilan sa mga sharing sa mga posts namin, no? Kapag kami ay nagre-review ng mga motor sa kanilang mga branch. So yun, shoutout sa inyo at maraming salamat. And syempre sa inyo rin, maraming salamat sa suporta. At dito sa Viajero Motor Sales, maraming salamat din sa staff and kay Ma'am Mabel. So yun lang at magandang hapon sa inyo lahat. Ride safe and peace out.